Yan, guys. Magtuturo tayo through life sa ating vertical. No? So, magandang umaga po sa inyo lahat. Kailangan po nating pag-aralan ngayon ang ating munting artwork tutorial para sa mga beginners o sa mga baguhan dito sa ating ito. Gamit po natin itong pencil at ang ating ink brush. Using this brush, no? Ayan. So, ang aking old brush. Ayan. Ang tawag po dito is spindle brush, no? So, ginagamit po sa mga ink process sa pagguguhit, no? At tapos, ayan, magsisimula tayo muna ng mag-sketch dito sa ating board, no? So, ayan. Ano ba yung pwede nating i-drawing ngayong araw na to? Siguro sa isa tayo magandang babae muna, no? Ano ba? Tapos na yung kanina yung ano eh, yung live natin doon sa, ano? Sa about men, no? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon is patungkol ito sa, ano? Sa babae naman, no? So, figure. Sa figure po ng babae. Ayan. So, start tayo ngayon. So, gawa tayo ng sketch ng tawag ito. Figura ng isang babae. So, yung medyo seductive ko tawagin, no? So, gagawa tayo ng seductive. Seductive. So, ang ating umumpisa na ay ang circle line, no? So, yung circle line, yung po yung magbubuo ng ating imagination through making character na babae, no? So, gagawa tayo ng part ng seductive portion. So, dito tayo. So, yan guys. Hugis tayo ng ano, yun. Yan. So, hindi siguro makita masyado, no? Pero mamaya, malalaman natin yan sa pag nag-final render po tayo sa ink po, no? Ayan. So, ito na po yung ano niya. Ayan po yung kanyang balikat. So, ito po yung anatomy niya. Ayan. So, kitang-kita na, no? So, dito po sa part na to, sa itaas, dito natin ibubuo ang portion ng eyes, tapos nose, tapos lips. Ayan po, no? So, itong mga, sa side naman to, ito po yung hair, no? Buhok po ito na pababa. Ayan. So, kailangan natin visa na para ano siya. Ayan. So, ano bang mga buhok na pwede natin gawin mamaya? So, yun guys. So, bago tayo mag-umpisa guys, huwag niyo muna pong kalimutang i-follow po ang aking page, Facebook account, at syempre po sa aking pong profile at Orpina sa YouTube naman po, no? Sa tsaka sa Facebook, no? Sana po i-follow niyo po ako. Okay? So ito na guys, no. Bisa na tayo sa ating ating pong simulan sa part po ng mata, no? Actually, mahirap talagang gawin tong part na to, ito sa mata eh. Pero gagawa natin ang paraan na magkapagana tayo. So, yung ating pencil po, ayan na po. Kaya naman po kasi ang hawak ko ng pencil, nakahiga siya na gano'n. Kasi gawa nga po ng alam. Ang ating pong board, nakatayo po siya, nakasandal po sa wall. So, ngayon, hindi naman tayo pwedeng umawak ng gano'n. Parang ang hirap, no? Para sa akin. So, kung hindi naman po talaga sanay, pwede po silang humawak ng pagganon po. Eh, yung mga sanay po, pwede pong pahiga nila ang kanilang lapis na ganyan. So, yun know, o. Ate pong pisan yung ano, yung mata ng portion. Yan. Na kunwari is nakapikit siya.
So ayan na po guys. Ayan. Tapos dito rin sa part na to, nakapitikit sa konti. Pero ang ating final task po rito is gagamit po tayo ng ink, no? So ayan na po yung ano niya, sugis ng ano niya. So bahagyang naka-front yung ano niya rito sa ating camera, no? So yung mata niya, ayan guys, no? Tapos sa kanyang pong ilong, ito po makikita po natin kanyang ilong. So ito po yung front niya, no? Ayan. Actually, may hirap talaga gumuhit ng part ng ilong, eh. Pero kailangan po talaga masanay tayo sa ilong. Ayan. So sa part naman tayo ngayon ng ano, lips, kita natin dito na siyempre pag medyo nakabuka, pwede rin nakatigo na siya. Ayan. Pwede rin kalabas yung ngipin. Diba? Ayan. So ayan guys, no? Kita na natin yung figure niya sa kanyang labi, no? At syempre dito sa part na to, ayan, kita po rin natin dito sa kanyang yan, sa kanyang leeg. So ito na, no? Gagawa tayo ng part ng ano niya, ugis ng katawan niya, syempre. Tapos dito tayo ngayon mag-ano sa kanyang buhok, kung ano yung gusto natin palabasin sa mga buhok. Kasi may mga kanya-kanyang design kasi mga buhok nila, eh. Mga tawagin nila is may kanya-kanya silang lang sa buhok. Ayan. Ayan. Pwedeng sumasayaw, nagsasyagi, o kaya diretso lang, di ba? So, meron ding nakatali pa, pero yung sa atin, yung gagawin natin, ito yung part ng ano, ayan, part po ng ano yan, ng tenga. So, lagyan po natin dito ng ano, parang earrings, no? Sabi yung mga pwede natin ilagay ng earrings dyan. Tapos ito po yung tinga niya. So yun lang guys, no? Sa umpisa natin gagawin yung bolt ng mukha niya, kapag nabuo mo ito ng maayos at nagawan mo ng perspective points line or oval line, marami, maraming paraan, eh, para ano, para makapag ganun ka. So siguro pag ginamitan mo siya nito ng ganun, madali mo na lang siyang bubuhin ng bawat shape ng paligid ng surface ng ganun. So yun guys, no? So ito yung light sketch natin. Gagamitan natin ngayon ng ink render para kitang kita talaga siya. Yan. Siguro kanyang ano, damit, may mga damit na pwede natin ano, gawin sa kanya, no? Medyo yung guidelines na para hindi ka malito, malito pagka ikaw na yung ano, nagre-render na. So yun guys, no? Lagi na lang bagyang kuting pukito sa part na to. So yan, kita na natin guys. So ngayon gamit na tayo ng ating black ink, na kung tawag nila ito, kinuha ko to sa ano, sa pusit sa cattle piss nang galing ang ating ink, no? So ito na, upsa na tayo. So ito po yung ating ano, lumang brush, no? Pero okay, magawa pa rin siya ng paraan. Meron naman tayong bago, pero para mas sanay ako sa luma. Ayan guys, minimix ko yung ano, yung ano ng ating sa brush. So ganoon lang kasimple. Pag nakuha natin yung figure niya sa sketch pa lang, malalaman na natin kung saan tayo papalo or hahagod ng part ng brush. So ito na, no? Uumpisa tayo guys dito sa kanyang mata. Ito kasi yung part na part kasi ito na, no? Na yung medyo kahirapan talaga gawin, no? Ayan guys. So pag nakuha natin yan,
part niyan, na nalagyan po natin ng render. Yan. Diretso-diretso na po yan. Yan. Okay. Diba? Ito sa mga nagtatanong tungkol sa mga ano ng RAS, nabibili lang po ito sa mga bookstore po. Bookstore? So, hindi lang sa bookstore, sa mga siguro, actually madalas na ano to sa online, may nakikita ka rin sa online talaga na yung part ng brand ng brush na ito. Actually yung brush na to eh, talagang ano to eh, sa Japan pa nanggagaling to yung mga ano na to. Walang ganitong gawa sa Pilipinas. Japan talaga madalas. Mayroon din sa China. So bagamat dinadaan lang din nila sa ano, sa limited stocks lang. So ito na guys, no? Ayan. Actually itong ano ng babae, mahirap din talaga 'to eh. Mahirap talaga ninyong ilong ng babae. Mostly yung expression niya. So dapat pag-aralan talaga yung expression. Ayan, gaya nito. Okay, yung labi niya, bagsak na labi. So kanina parang ano eh, parang malungkot eh. Ayan, bigyan natin siya ng konting ano, ng konting buhay. Ayan. So ayan na, magkaroon na guys, no? Medyo malabo yung ating ano, aking, ayan, luminaw na. Hindi ko na-lock eh, no? So, second part tayo dito sa part na to. Ito kasing ilong, talagang kahit sa natin padahanin, eh mahirap talagang gawin. Tapos yung pisngi niya guys, no? Ayan. Dinagdaga ko na ng konting laman guys doon sa line ko, no guidelines. Ayan. Medyo ano na siya. Medyo nagkakahugis na siya guys, no? Tapos sa part na to, sa labi, actually yung labi kasi talagang ano yun eh, kailangan nangungusap siya. So tuloy natin to guys, no? Itong line na to, bababa siya. So yun, habulan natin guys, no? So medyo madali na natin siyang habulin. Maraming mahusay talaga sa mga Pilipino, Philippine comics illustrator ano, sa Pilipinas. Marami talaga. So, ang ano ko lang na nakapagtrabaho, proud ako sarili na yun, nakapagtrabaho rin ako sa Philippine comics industry. Mga dekada 80, 90 yung mga ganun mga taon. So, yan guys, no? Parang unugo ko. Ah, shoutout kay ano, Jose Bistan, Idol. Salamat, Idol. At saka kay Hawk Arsenal Salamanes. Salamat sa inyong panonood. Ito si Idol Jose Bistan, talaga mahusay talaga na illustrator 'yan. Isa ring masugid ko na taga-suporta sa akin 'yan. Eh taga ano siya, Kalumpit, Bulacan. Meron din siyang ano, tawagin ni page, no? Panoorin niyo po yung ano ni Jose Bistan, mahusay po yung mga ginagawa niyan. Araw-araw niya mga drawings at mga kanyang mga nag-i-invento rin siya ng ano, ng mga characters na talagang ano. So ayan, no? Yan. Tapos mabilis ako mag-drawing guys, kaya nang binabagalan ko lang dito kasi gusto ko makita talaga ng mga estudyante na yung sa mga baguhan lang ng mga beginner o kaya ano, kung ano pa, paano ba ito talaga, paano ko hinahagod yung ink brush dito sa ating illustration. Yan. Ayoko siyang bilisan para maintindihan din ng mga kabataan, no? So ito na, no? Sa part na tayo ng noo, yun nga, yung book nga po, no? Ito na, o, naka, ano tayo, naka-guide ang ating thickness, no? Tapos ngayon, sa tenga naman po tayo. Ika nga,
ang babae kasi hindi nawawala ng earrings yun eh, no? So hindi ko alam kung ano yung mga design ng earrings niya, pero ito, gagawa tayo ng unique na earrings niya. Gold ba o ano ba yung ano nito, no? Tapos sa tenga naman tayo. Ayan, tenga na babae guys, no? So ang importante kasi sa topic nito ay yung pag yung nag-i-discuss pa lang ng ano, ng isang figure, kailangan perfect na yung sa lapis pa lang para hindi ka na mahirapan pag nag-apply ka na ng ink brushing, no? So kagaya nito, ina-outline ko siya para makita natin sa camera kung ano yung ginagawa natin, kasi yung pencil kasi mahina eh. At mostly yung kung ang camera natin eh medyo hindi naman talaga pang pro, kaya yun, medyo mahirap talaga ano. Yan guys, yan, mabilis ako mag-drawing guys, pero dito didahanin lang natin, dahan-dahan lang. So yan, ano na natin yung shape guys, no? So yun, dito sa part ng damit niya, washi-washiin lang natin ng ganyan para kunwari ano, kitang-kita na yung detail ng fabric cloth, no? Ayan. So, nasa outline na tayo. Kuha na natin yung shape niya. So, medyo tabingin nga lang kasi yung board natin medyo naka-slant na ganun dun sa right side. So, kung ipofocus ko naman, mahirapan din ako kapag ano ng brush kung naka-center siya, no? So, ginawa ako naka-side sa konti ron para kita naman yung kamay ko sa pag-i-sketch ko. So, yun yung setup para, ano, pwede rin i-setup sa taas, kaya lang magiging pungkok naman din siya pag nasa taas. So, ito yung insakto talaga na focus sa camera, no, sa ating ginagamit. So, ito, atin ang i-render ngayon yung bahagi ng mga curve ng buhok niya. Yan. Yung sa buhok, sa aking mga na-experience, talagang may portion na kumintab eh. Depende na siguro sa hagod ng buhok ng brush mo. Yan, kagaya nga. Kikintab siya sa bandang huli, makikita niyo na talagang nangungusap yung buhok niya habang dati pong ano. Naalala ko tuloy yun nung nasa Gasi pa tayo nung panahon ng COVID. Oh, that's right. Tama yun, Sir Jose Bistan, totoo yun. Talagang mga panahon ng mga kabats tayo sa pagguguhit natin ng ano, ng drawing sa comics. Salamat sa iyo, Jose Bistan. Shout out sa iyo. Bisitahin niyo rin guys yung page ni ano, ni Jose Bistan. Marami po siyang mga gawa na magaganda talaga. Mga color ano, art. Ayan, talagang nung araw talagang walang araw na hindi kami nag-uusap nito pag nagkikita-kita kami ng ano sa ano ng office ng Gasi. Maging sa Atlas Publishing, gumagawa rin po 'yan. So ito na guys, no, to na part na ano natin yung part na ng hugis. So pababa tayo ngayon. So ating nang titingnan ngayon yung galo ng buhok niya. Kung ano yung kahinat na ng ano ng bawat pakintab po natin dito. Ayan. So yun, gumagalo na yung buhok niya. Kanina parang ano lang eh, outline lang. Salamat din sa iyo, Jose Bistan. Salamat sa iyong panonood. Bibisita ako dyan mamaya sa iyong ano, Facebook account. Actually guys, play, ngayon ko lang ginagawa to eh, itong pagla-live na itong ano, sa page na ito sa Facebook, you know? Ito itong pag-tutorial. Ginawa ko kasi ito kasi alam ko walang copyright to eh, kasi gawa nga nung ano eh, syempre wala tayong music na ginagamit. Pag sa music kasi madalas eh doon tayo nakaka-copyright. So ito na no, atin ang dire-diretso ngayon yung ano niya, ang kanyang detailed. Yan, para kitang-kita talaga na no. Yan. So actually yung pencil, hindi mo na siya kalambrain eh. Kasi kusa na lang siya nawawala eh. Kapag natabunan na siya ng ink.
So yan, no? Tapos dito naman sa part na to, ating ano, ating lalagyan ng mga konting shadow para tumingkad yung buhok niya. Mostly yung kikintab talaga siya. Yan. Parang ano, parang real here din ang resulta. Ayan. So nag-curve na siya, nag-curve na siya. So depende sa ano, depende sa mga ano ng buhok, no? Ayan. Yan, mga pagsak natin sa buhok niya para talagang ano, actually matagal na rin ako hindi nagdo-drawing. Mostly yung talagang ano, pero hindi ko siya ano, hindi ko siya pinababayaan na hindi ako makapagguhit. Yan. So nakabuo tayo, no, dito sa part na to. Dahil naman natin ngayon dito sa baba. Ito, lagyan natin na shadow to kasi para umangat yung ano niya. Yung bawat detailed ng buhok niya. Yan. So ngayon, yan na. Diba? Sumayaw yung buhok, no? Parang ano lang eh. Parang pagtitignan mo, parang buhok lang siya na ano. Nabuhay lang siya na ano, na yan talagang sa pamamagitan lang po ng shading, no? So ayan, ating ano, tibahagya yung part na to. Ayan. Kaya naman kasi ako dito dumirita sa buhok, no? Hindi agad muna sa mukha para pag-render. Kasi gusto kong makita yung mukha. Ang bandang huli na yung makikita ko yung diferensya. So subukan ko na umbisa, no? Nag-render ulit. Asya to sa'yo, Hill Sabas! Oh, yung mga katropa ko sa gas, yung mga yan. Poging-poging yan si Hill Sabas. Isa rin. Guys, check nyo po guys yung kay Hill Sabas. Actually, kasama ko rin sa comics natin. Talaga mahusay yan ang tao na yan. Magaganda po yung mga, ano yan, yung mga poster niya. Mostly yung mga cover. Cover na ginagawa niya, mga, yung mga illustration niya talagang ano. Mahusay po talaga yan. Dati kong kasama sa Gassi Atlas Publishing, you know? Yung mga taong mga kabas ko dati na talagang maituturing mo talaga na may pagmamalaki talaga. Yan, kagaya kanina, yung si Yossi Bistan, di ba? So, shout out sa'yo pre, Hill Sabas. Salamat sa iyong panonood. Nakikita kita pre. At si, ano rin, Yossi Bistan. Ako yung masaya talaga ngayon, nanonood yung mga aking mga paboritong illustrator ng Pilipinas. So yun guys, no, dito, alam ko marami nanonood ng mga estudyante ngayon dito sa ating live, vertical live, no. Alam ko po, maraming nanonood po, no. So, tuloy lang natin itong ating ginagawa. Sa aking YouTube channel, ang dami na po nanonood. So, dalawang camera to naka-umang guys, sa totoo lang, dalawang camera. So, ayun, ating ginagawa na paraan na gusto kong makita ng mga kabataan na sa halip na mahumaling sila sa mga gaming sa kanilang pang-araw-araw, eh meron pa naman chance na matuto sila nito. Sayang din kasi pag hindi natin may share din syempre ang ating mga na-experience dati. Alam po natin na bigay lang din po ito ng may kapal ng ating mga talento. Baga, pinahiram lang po sa atin to, no? So kailangan natin may bahagi din sa mga kabataan, lalo na yung mga bagong ano ngayon sa mga kabataan, yung mga bago pa sa kanila yung mga ganito. Yung iba kasi namulatan na nila na yung talagang mga games 3D sa ating mga katawag din nila yung mga technology po ng mga high tech, no? Diba? So ito, no? So nakarating na tayo sa baba. Ang pagsisidin natin, light lang yung ginagawa ko para at least masubaybay ng masundan ng mga baguhan ang tungkol po sa pag-shading po ng ink. Ayan. So sa part naman ito, gagawa natin ng medyo light yung dito niya. Ayan. Ayan. So kitang-kita na yung
resulta ng kanyang mukha, no? So ngayon sa mata naman yun tayo magpo-focus, guys. Yung mata kasi pag hindi po natin maano yung mata, lalo lahat yung ganitong itsura niya na medyo parang seductive siya na yung ano, parang hindi siya magkakaroon ng buhay talaga. So kailangan didetalye natin yung ano ng mata niya na nakapikit siya. Yan. Ika nga, kunting buhay daw, di ba? Yung iba, ginagamitan nila ng ink to. Yung ink na talagang ano. Ayan. Ink na talagang tawagin nila is pointed, no? Pointed ink. Pen, mga ganun. Sa atin dito. Solid straight brush lang. Straight brush lang po tayo. So, yan. Kunting shading lang tayo, no? Para medyo, ano? Medyo, kailangan ingat din eh. Kasi pag yung malakasan mo siya, parang masisira yung, ano niya, pagka sobrang, ano? Sobrang kapal ng, ano? Pero pag hindi rin makapal yung, ano natin sa drawing dito sa live natin, hindi rin nakikita. So, kasi, siyempre yung ano ng camera iba eh. Hindi kagaya ng ganito na nakikita natin siya yung ano niya, yung bagsak ng brush kapag medyo makapalang siya. Pero sa actual na ginagawa namin talaga dati maninipis lang kasi depende kasi sa reproduction ng size eh. So yun yung ano, yun yung ating ano, ating mga tinatawag na technique dati sa comics, no? So, ayan, guys. Kita na natin siya. So, yung iba naman, part ng panga, minsan nakaka-distract pag lalagyan mo ng photo. So, siguro, konting ano lang. Shout out sa iyo, Estobesa Ling. Salamat sa iyong pagbisita, no, sa ating vertical live dito sa page sa Facebook. At ito ay ating kasalukuyan po tayo nag-render dito sa ating live stream vertical dito sa ating ano page. At syempre doon din po sa YouTube, meron po akong live din po. Dalawang camera po 'yung nakauma. So ayan, no. Dito naman tayo ngayon sa bahagi na lips, no? Ayan, yung lips talaga, talagang isa rin masela na ano, part ito na talagang pag hindi mo matiming, nasisira rin yung niya. So, pero dapat huwag talaga matakot, guys. Pagka yung nagawa ka ng mga ganito, huwag mong paghinaya kung nasira siya. Wala naman talagang, ano eh, wala naman talagang perfect talaga sa bagay-bagay na ating ginawa. Kasi nagkakamali talaga tayo. Pero ito, itong part na to, ayan. Kailangan medyo sexy ang ano niya, dating niya sa labi, no? Ako medyo nahihirapan din talaga ako sa labi, pero may remedyo diyan. Ayan, gagawin niya, no. Ayan. So, nabigyan na natin siya ng buhay kanina, parang ano lang eh, parang kulang eh, di ba? So, ayan. Nabigyan na natin yung labi niya ng ano, ng kaya nga, babae, siyempre kailangan maganda. So, ayan, guys. Umangat na yung labi niya. Medyo bumuhay na. Tapos, ito naman dito sa part ng, ano niya, damit na tayo. Okay na tayo dito sa, ano, dito sa kanyang ayos na medyo parang kulang pa. Tagdagan natin. Para, itong part na to. Ayan. Ayan yung eyes niya, guys. No? Bumuhay na. Ayan. Ayan. Kanina maliit eh. Ito. Normal na siya. Bumuhay na siya. So, yun. Ayun. Tapos, dito na muna tayo sa part na to. Actually, itong pagla-live kasi, as
ano, Illustrator. Kailangan kasi lang talaga ng ano eh. Wala kasi nagla-live yun, no? Pero ito sinubukan ko nga eh. Kasi sa YouTube kasi, madalas ako nagla-live talaga sa YouTube. Pero pagdating sa drawing, hindi ako, ano, hindi ko pa nasusubukan na mag-ano talaga ng live talaga sa ano. Pero ito ngayon dito sa ano, nasubukan ko na. Yun nga, nakadepende nga rin po sa ano, sa ating setup, no, ng ating camera at saka ano, syempre ngayon nagkaroon ako ng time na ano, na iset ko siya. So ito nag-upisa na tayo. Gaya nga rin ng pinangako ko sa aking mga upload na magla-live stream po tayo rito sa ating ano, ating page, no. Yun. Ito ginawa ko na. Alang-alang na sa ating mga kabataan na masyado na rin na humaling sa mga games. Dapat magguhit din kayo. Mga kabataan sa mga makabagong moderno. Actually, yung mga games ang gumagawa niya, yung mga artist din talaga ng mga yung mga artist na gagaling din talaga sa animation o kaya ano, comics, no? So, ito na, no? Ayan. Naano na natin yung kabuuan niya. So, papunta muna ako, counterpoint. Oh, yung nga pala guys, yung counterpoint, ando doon nga pala dati yung counterpoint talaga ano eh. Pupunta rin ako dyan. Dati. Kumukuha ako ng script, no? Tama, correct ka dyan, Sir, ano, Hill Sabas, no? Tama ka dyan sa kinikwento mo. Naalala ko yung mga nakalipas. Ang dami natin pinagkakabalan dati. Ayan. Nang dahil nga kasi sa mga gaming technology, natalo ang comics. Yun ang masakit lang, no? Pero, ito, pinagpapatuloy lang natin ito ang ating, ano, na para lang tayo makapag-share sa ating mga kabataan. Gagawa tayo sa sunod ng mga magagandang ano, halimbawang drawing. May mga kulay, no? Paintings. Ayan. So, ito na guys. Nabuna natin, no? At syempre, para, no, para maniwala na talaga tayong gumawa, kailangan lagyan lang na natin ng konting trademark sa baba. Para sasabihin ng mga kabataan na, ay, si ganito nga pala gumawa talaga ng ito yung ano ko, ito yung name ko, trademark na lang, no? Ayan, Alan. Ayan, kitang-kita yan, Alan Orfina. Ayan, ayan yung ano ko, trademark ko. 2024 tayo ngayon. Ayan. So, bagong-bago lang talaga, guys. So, ayun, no? Sa muli po, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagtagkilik sa ating live stream dito po sa ating page sa YouTube, no? Maraming salamat po. At, ayan. Ayan na. Parang natabi yata ako dito sa kabila, no? Pero okay lang. Kitang-kita naman din sa last part. So, ayan, guys. Thank you so much sa inyong suporta sa muti nating tutorial sa ating live. Dito po sa ating mga page at YouTube, no? Ayan. So, isang magandang babae na sadyang ano, mabibigyanin ka rin. Ito po ay ating imagination lamang po. Wala po tayong reference, kundi yung dati lang po nating original character ang ginamit ko po. So, ayan, no? Thank you so much uli sa inyong panonood. See you next video po. See you next live stream. Maraming salamat po. Kita-kits na lang uli. Bye-bye. Shoutout uli, it's the wrestling. Salamat sa inyong panonood. Yun. Okay. Thank you so much. Bye-bye.